Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Face to Face is brought to you by Ever Vilena, beauty in you. Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talak serye sa telebisyon. Face to Face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta po sa lahat ng ating mga sausawero at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Eh sa Ocorayan, ready na rin ba? Ready na ang mga nasa pula kayo, Hans! Abay, syempre, dapat kasama nyo kami! Sausawa na! Saan tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisawsaw sa araw ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan! Face to face! Sinong sisipa mo? Face to face! Sinong ginite? Face to face! Unahin lang po natin ang pagbibigay daan sa ating po mga messages ng ating fanpage sa Facebook. O eto po, galing kay Eugene Eulogio. Sabi niya, Chang, Ami, napakaganda po talaga ng F2F. Araw-araw, iba-iba ang uri at personalidad ng tao na aking nakikita. Lahat po ng uri ng tao, sa lahat ng uri ng pagkakataon, kinakailangan ang inyong mga payo upang mapabuti pa ang pagsasamahan sa bawat lipunan. More power sa ating pambansang kapitana. God bless po. Always, maraming salamat. Thank you sa lahat ng ating mga kasausawan online. At para naman po sa mga nakakatandang nakatutok sa atin po ngayon, kailangan po ang inyong patnubay sa isyu pong pag-uusapan natin ngayon. Hanggat maaari po sana ay huwag ninyong papanoorin po ang mga bata o di kaya po ay masusi po ninyong ipaliwanag sa kanila ang bawat tanong at sagot na inyo pong maririnig. Dahil lubabong napakasensitibo at napakaselan po ng ating issue ngayong araw na ito. Ito po ay isang issue panglipunan na pinagtatakpan at iniiwasang pag-usapan. Pero totoo naman pong nangyayari sa ilan sa ating mga kababayan, kaya hangadin po namin na sila ay matulungan ngayong araw na ito. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala at nagsasabing, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto, para samahan tayo sa pagtalakay ng isang mainit na isyu na naman, ang ating kapatid na si Hans Mortel. Mga sausawero at sausawera, narinig nyo na ang paunang pakiusap ni Chang, ha? Patnubay po sana talaga ng magulang dahil talagang napakasensitibo talaga ng pag-uusapan ngayon. Ang mabuti na lamang nga po, kasama natin ang ating legal expert, ang Chief Public Attorney of the Philippines. Wala pong iba kundi si Attorney Persina Rueda Acosta. At syempre, kasama rin po natin para talagang maukil-kil natin ang bawat sulok ng isyong ito, ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. At para lubusan naman rin nating maintindihan ang sitwasyon ng ating mga bisita, narito po ang ating Doctor of Psychology and Family Counselor, Dr. Camille Garcia. Ang ating trio, tagapayo. Siyang ramdam ko higit sa anumang araw dito sa ating programa. Ngayon talaga kailangan natin ang ating mga tagapayo. Dahil kahit ako mismo, hindi ko mailarawan, hindi ko masabi kung paanong nangyari ang ganito kalalang problema sa isang pamilya. Sabi nga po nila, hindi masamang ma-in love. Sabi pa nga nila minsan, love is blind. Pero paano nga ba kung ang minamahal mo ay sariling dugo at laman? Oh no, oh why? Bakit nagkaganyan? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Dahil ito raw ay kahihiyan ng pamilya at ng buong angkan,
marami sa atin ang umiiwas na ito ay pag-usapan at ilihim na lamang ang kaganapan. Pero tanggapin man natin ito o hindi, ang incestuous relationship ay nangyayari sa totoong buhay. Hindi malabo yun kasi may mga magkakapatid talaga na kakagustuhan. Pero hindi kami agree doon. At sa kauna-unahang pagkakataon sa face-to-face, ay matapang nating haharapin ang isang panglipunang isyong pilit na pinagtatakpan. Bilang Kristiyano, parang lima ka Diyos plus aasiwa. Kaya sama-sama nating pag-usapan ang isang isyong pampamulat ng ating mga mata at kamalayan dito lang sa matapang at marebelasyong Face to Face! Gaano nga ba kahirap para sa isang ina ang magkaroon ng hindi pangkaraniwang problemang may kinalaman sa kanyang mga anak? Narito po ang isang ina para ibahagi sa atin ang bigat ng kanyang dinadala. Si Aling Estelita Rogero, pasok! Magandang umaga po. Ilang taon na po kayo? 51 po. 51. Ilan po ang anak natin? Pito po ang anak ko. Pito. Tatlo po yung sa una. Tatlo sa una, tapos sa pangalawa? Apat po. Apat. Ano po ang itong mabigat na problema ninyo sa inyo pong mga anak? Yung putong tukol po sa dalawang kong anak na magkapatid. Ano pong pangalan? Sila, si Jonathan at saka si Christina. Sa una po ba ito? Sa pangalawa? Sa una po. Sa una. Pareho po ninyo silang anak sa Opo. Una. Okay po. Panganay po ba itong si Jonathan? Opo, panganay po. Okay. Yung isa? Pangalawa po yan. Sumunod, yung Christina. Opo. Ano po ang problema sa kanila? Ay, hindi ko naman po sukat akalain madedevelop yung isa-isa sa kanila. Okay, kasi sandali lang po, Aling Estelita. Liwanagin lang po natin. So, sa makatuwid, magkapatid din po sila sa ama. Opo. Gusto lamang po namin malaman, Aling Estelita, nung sila po ay lumalaki, magkasama po ba sila? Hindi po. Si Jonathan po sa Bisaya ko po yun. Pinauwi ko po sa tsuhin ko. Ilang taon po si Jonathan, no? Nung pinadala niyo sa Bisayas? Ano po kasi, ano lang po siya, apat na yung grade po niya, grade 4 lang po. Ano? So, si Christina, saan po naiwan? Diyan po sa Cardona. Dito po sa inyo? Opo. So, lumaki po si Christina na ang kilala niyang ama ay yung pong pangalawa ninyo o yung una? Yung pangalawa po kasi yung asawa ko na ano-ala niya yung una po. Isang beses lang po niya nakita. Ah, isang beses Opo. Lang. So, nung nagbibinata po si Jonathan naman, nandoon lang siya sa probinsya. Opo. Kailan silang huling nagkita? Ito pong nagtapos ang fourth year po yung anak ko, umuwi po nga rito. Dinala po ng tsuhin ko ipabalik. Nung natapos po si Jonathan ng high school? Opo. Bakit po binalik dito sa Maynila? Gusto daw po ng anak ko na umuwi ng dito na lang daw po sa Maynila mag-aaral ulit. Okay. So nung dumating po ba si Jonathan, sinabi po ba ninyo kay Christina? Kasi parang halos lumaki siya na hindi niya nakilala yon na kapatid niya dahil magkahiwalay sila. Ipinaliwanag niyo po ba na sila ay magkapatid? Opo. Sinabi ko po sa kanila, sabi ko sa kanya, yan ang kuya mo, umuwi lang ng Bisaya, gawa ng nag-aaral doon. Aba sabi niya, sabi niya, opo na nanay, nakilala ko na po. Mm. Yun po, madalas po sila nung araw na po na yun. Madalas ko po na nakikita na napupuna ako po. Lagi po silang parang close po sila sa isa-isa na na hindi ko naman po binigyan ng kahulugan kung ano yung. So kailan po ninyo nakumpirma na meron pong parang lumalabas, relasyon, ang mga anak ninyo? Nakita ko po nag-usap sila ni Jonathan. Mm. Nag-usap sila, yung lumapit po si Jonathan, siya po nagtapat sa akin. Paano po sinabi sa sabi inyo? Sabi niya, nanay, may kasalanan po kami sa iyo. Sabi niya, huwag kang magagalit. Sabi ko, ano yun? Sabi niya na, tutupumuntos po si Christina, ako po nakabuntis. Sabi ko, grabe nun, sabi ko, ano bang yung ginawa ninyo? Sabi ko, kababuyan yan. At kundi nyo naisip na magkapatid kayo. Ayun, sabi niya, huwag po kayong mga noon. Kaya ginawa ko po, pinalis ko po sa bahay. Sino po ang pinalis niya? Dalawa. Hindi ko po na sila tinanggap. Pinalis ko po silang dalawa. So, ilan na po ang anak ni Jonathan at Christina? Dalawa po. Bakit nga ba sa dami ng mga babae sa mundo, ang kanyang kapatid pa, ang kanyang minahal, at siya nang ang kinakasama? Alamin po natin ang buong kwento pa ng masalimot na pag-ibig na ito mula sa panganay po ni Nanay Estelita
si Jonathan Roguero. Pasok! Jonathan, ang gusto kong malaman, sa dinami-dami ng babae, bakit kailangan ang kapatid mo? Ma'am, kasi po, nahuli na po ang loob ko sa kapatid ko eh. Sa sobrang ano po niya sa akin, close niya sa akin, parang nahuli na po yung damdamin ko sa kanya. Pero, Kuya Jonathan, nauunawaan mo ba na kayo ay magkapatid? Kahit anong mangyari, hindi pwedeng maging mag-asawa ang magkapatid. So, papaanong nangyaring mayroong kang kalayaang mamili, pero ito pa rin ang pinili mo? Wala na po. Dahil siya na lang po talaga yung nakita kong babae na pwede kong pagbuhosan ko ng buong atensyon ko eh. So, ang sinasabi mo, mahal mo si Christina higit pa. Higit pa po sa kapatid. Ano nga ba ang naging implikasyon ng pagsasama ng magkapatid na Jonathan at Christina? Makikilala na po natin ang sinasabing kapatid na minahal niya sa pagbabalik po ng paborito ng bayan, ang... Bakit po, Nay? Anak po ninyo yun, kadugo po ninyo yun. Yung kanya pong pangalawang ama, hindi nyo kadugo yun. Bakit hindi nyo pinaniwalaan?